Mga kababayan, patuloy tayo nakantabay sa kaso ni Percy Lapid at Director General Bantag. Ito nga at sumasari pa si Delima ngayon at mukhang puntirya niya si dating Pangulong Duterte na sabi nga ng mga dilawan ay siya daw ang mastermind sa pagpatay kay Percy Lapid. Mukhang gantihan na nga ba ang mangyayari? Pinakulong ni Noynoy si GMA at si Delima ang Secretary of Justice noong mga panahong iyon. Ngunit kalaunan nakalaya din si Gloria Macapagal-Arroyo. Si Delima na detained at mukhang ito ang chance ni Delima na makalaya na din. Toto kaya ang sumpa ni Delima na magiganti siya sa mga gumawa sa kanya? Umiinit ang labanan at parang napapanood natin ang mga series at mga pelikula sa totoong buhay. Kung kayo ang tatanungin, dapat bang sumuko na lamang si Director General Bantag at harapin ang kaso niya o tama lang na hindi na siya sumuko? Kung sinampahan ng kaso ng Department of Justice si Director General Bantag, eh bakit may balita ang CNN na ang headline ay NBI, no direct evidence pointing to Bantag in Lapid killing. Published ito noong November 8, 2022. Tama ba pagkakaintindi ko? Wala daw direktang ebidensya na nagtuturo kay Director General Bantag, sabi ng NBI. Follow-up question natin. Pwede po ba yun, mga mommy sirs? Well, hindi naman tayo investigador para mag-conclude ng walang evidence. Siguro dapat ganun din ang ating mga investigador. Alamin natin ang buong balita para di tayo ma-disinformed o ma-misinformed. Inamin ng National Bureau of Investigation na walang direktang ebidensya na nag-uugnay sa suspendidong hepe ng Bureau of Corrections Bucor na si Gerald Bantag sa pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid. Technically speaking, wala naman. Walang direktang ebidensya na nag-uugnay. Pero ginagamit din natin ang konsepto kasi ng kabuuan ng mga pangyayari, sabi ni Attorney Eugene Javier ng NBI sa The Source ng CNN Philippines. Sa test na ito, ang mga desisyon ay ginawa sa lahat ng magagamit na impormasyon kaya hindi ito nangangahulugan na dapat mayroong isang direktang koneksyon sa isang bagay. Maaari itong maunawaan na nakatuon tayo sa lahat ng iba pang mga pangyayari ng isang partikular na kaso kaysa sa alinmang salik, dagdag niya. Kabilang sinabantag at Bucor Deputy Security Officer Ricardo Solueta sa kasalukuyang naharap sa reklamong pagpatay kasunod ng pagkamatay ng broadcaster. Napansin ng opisyal ng NBI na si Denver Mayores, ang preso mula sa Iwahig Prison sa Puerto Princesa, Palawan, ay hindi direktang nagdawit kay Bantag bilang utak sa likod ng pagpatay, ngunit direktang nagdawit kay Solueta. Nilinaw din ni Javier na si Mayores ang pinagkakatiwalaang aide ni Solueta, taliwa sa pagiging aide ni Bantag na ipinakita noong Lunes. Sa investigasyon ng NBI, sinabi ni Javier na naaalala ni Mayores ang mga pagkakataon. Utos ito sa taas at magagalit na yung itaas. Magagalit na si Tanda. Tanda ang tawag ng mga preso sa kay Bantag, sabi ni Javier. Sinabi rin ni Mayores sa mga otoridad na tinawagan siya ni Zulweta noong Setyembre at sinabing may utos mula sa itaas. Na ibig sabihin ay may isang taga-itaas ang gustong magpapatay ng tao, sabi ng opisyal ng NBI. Mula sa utos na iyon, nakipag-ugnayan si Mayores kay Alvin Labra, isa sa tatlong leader ng gang sa New Bilibid Prison na kumuha sa gunman. Nang tanungin kung bakit kailangang ipasan ni Zulweta ang utos kay Mayores sa halip na dumiretso sa NBP, sinabi ni Javier na ito ay dahil sa matagal ng napagsasama ng dalawa bago ang paglipat ng preso sa pasilidad ng Iwahig. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nagsagawa ng utos si Mayores mula kay Solueta, dagdag niya. Bukod dito, ang pagsali kay Mayores ay makikinabang din kay General Bantag dahil ang pagdaragdag ng higit pang mga layer sa pagsasabuatan ay maitatago ang utak hanggat maaari mula sa krimen, sabi ni Javier. Sa kasalukuyan, hinahanap ng mga otoridad si Solueta na siyang nawawalang link sa pagitan ng mga taong sangkot at kay Bantag. Ipinagpapalagay namin na ayaw niyang magpakita dahil sa takot sa kanyang buhay. Siya na lang talaga yung naiwang na direktang link sa lahat ng mga taong ito at kay Director General Bantag, paliwanag ni Javier. At narito na nga po, mga kababayan, ang inaabangan ng mga Pilipino ang pahayag ni Pangulong Bomong Marcos sa kasong ito sa ulat naman ng PhilStar ng pabagat na Marcos wants investigation into Percy Lapid's lay to continue. Sulat ito noong November 10, 2022.
Nais ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpatuloy ang investigasyon sa pagpatay sa radio man na si Percy Lapid kahit na parehong kinilala ang gunman at mastermind. Sa isang panayam sa mga mamamayag ng palasyo na sakay ng isang aeroplano patungo sa Cambodia, hinimok ng punong ehekutibo ang mga investigador na alamin kung paano nagmula sa loob ng pambansang kulungan ang isang utos na pumatay sa isang mamamayag. We're trying to make sure that we know exactly what this is all about. The more we look, the worse it gets. This is too deadly right now. Siya ay sinipi bilang bahagyang Pilipino sa isang ulat ng state-run Philippine News Agency. We'll just keep going until we're satisfied. Right now, because we haven't spoken to all of the named suspects, middlemen, masterminds, the investigation hasn't been closed. Napag-alaman sa pagsisiyasat ng National Bureau of Investigation sa insidente na ang kill order ay nagmula kay Bureau of Corrections Chief General Bantag na kasalukuyang nasa ilalim ng preventive suspension. Nagtatag siya ng sarili niyang kapangyarihan doon sa bilangguan. Kumilos siya ng walang takot na maparusahan, sabi ni PBBM tungkol kay Bantag, na nagsagawa ng kill order sa pamamagitan ng 6 na tao, kasama ang mga bilanggo at mga leader ng gang sa New Bilibid Prison, bago nito tuluyang nakuha ang pag-amin ng gunman na si Joel Escorial. Ang kanang kamay ni Bantag na si Ricardo Zulweta, ang Deputy Security Officer sa Bureau of Corrections, ay nasa at-large pa rin at huling nakita hanggang 5 araw na ang nakalipas. Naharap si Bantag at Zulweta sa 2 maghiwalay na reklamo sa pagpatay sa Department of Justice dahil sa pagkamatay ni Lapid, na ang tunay na pangalan ay Percival Mabasa at inmate na si June Villamor ang middleman sa kaso. Nang tanungin kung mayroon siyang special na direktiba para sa NBI at Philippine National Police, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, alam nila ang kanilang mga trabaho, ngunit kailangan nating tingnan kung bakit nangyari ito at tingnan kung ano ang nangyari dito. Ano ang nangyari sa loob ng bilangguan na nangyari ito? Patuloy silang gumawa ng magandang trabaho hanggang sa makarating tayo sa aktual na pangwakas, pagtatapos ng pagsisiyasat na ito, dagdag niya. Para kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, wala silang makitang iba maliban kay Bantag na nag-utos ng pagpatay kina Lapid at Villamor. Gayunpaman, inamin niya na posible ang lahat bagamat dapat itong suportahan ng ebidensya. From what we have, it starts there. Wala pa kami nakikitang iba. We just follow the money and we just follow the evidence. It's hard to speculate, sabi ni Remulla. Siyempre, hindi mawawala ang saloobin ng dating Secretary of Justice na si Leila Delima na nakadetained din sa ulat naman na Inquirer ay itong mababasa natin. May pamagat itong Delima not convinced, Bantag is lay brains. Tanda, sulat nila Marlon Ramos, Tina G. Santos, and Dexter Cabalza noong November 10, 2022. Hindi pa sapat ang edad ni Suspended Bureau of Corrections Bucor Chief Gerald Bantaga para tawagin tanda, isa sa mga itinuturong utak sa pagpatay sa matapang na komentarista sa radyo na si Percival Percy Lapid Mabasa. Ayon sa nakulong na dating senator Leila Delima, na hinimok ang mga otoridad na hanapin ang tunay na salarin sa likod niyan. Ilang New Bilibid Prison inmates ang nagtag kay Bantaga na may kulay abong buhok na tinawag nilang tanda matanda bilang ang taong nag-utos sa kanila na makalikom ng 550,000 para sa pananambang at pagpatay kay Mabasa noong October 3, 2022. Sinabi ni Delima sa isang pahayag mula sa kanyang selda sa Campo Crame noong Miyerkules na ang 54-anyos na opisyal ng corrections ay hindi pa ganoon katanda para tawaging tanda. Dapat nilang ituloy ang pagkakakilala ng taong kilala lamang bilang tanda, aniya. Ang tanda ay hindi maaring si Bantag mismo. Sinabi na dating senadora na ang totoong tanda ay maaring si dating Pangulong Duterte na palaging pinaghihinalaan niyang nagtalaga kay Bantag na pamunuan ng Bucor para bantayan ang mga convict ng NBP na tumistigo laban sa kanya. Kilala ng kanyang malapit na kaibigan, pamilya at mga taga-suporta bilang Digong, Rodi at Duterte. Ang 77-anyos na si Duterte ay tinawag na PRRD at Code 1 pagkatapos niyang manungkulan bilang Pangulo noong 2016. Siya ay Charlie Mike o CM para sa alkalde na lungsod. Sa kanyang mga katulong noong siya ay punong ehekutibo ng kanyang bayan sa Davao City. Binigyan siya ng mga kritiko ng moniker na The Punisher para sa kanyang brutal na anti-crime policy, ngunit hindi pa siya kilala sa publiko bilang tanda. Sinabi ni Delima na hindi dapat maglamaan ng investigasyon ang Department of Justice, National Bureau of Investigation at Philippine National Police sa paligid lamang ni Bantag. Bukod, aniya, mayroon pa rin tanong kung sapat ba ang determinasyon ni Bantag na mag-issue ng utos sa kanyang sarili nang hindi inuutos na mas makapangyarihan at mas bastos kaysa sa kanya. Sinabi ni Southern Police District Director Brigadier General Kirby John Craft na hindi kabilang si Pangulo Duterte sa 160 persons of interest na sinuri ng PNP kaugnay na pupatay kay Mabasa.
karamihan sa mga taong ito ay dating at kasalukuyang mga opisyal ng gobyerno, kabilang si Bantag, na binatikos ni mabasa sa kanyang programang Lapid Fire. Si Bantag at kanyang Deputy Security Chief na si Ricardo Zulueta ay kinasuhan noong Lunes bilang mga utak sa pagpatay kay mabasa at NBP inmate na si Cristito June Villamor Palanya, isang umano'y middleman sa assassination plot. Ngunit bukas pa rin ang pulisya na isama ang ibang personalidad habang umuusad ang kaso. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo, kung sa panahon ng pagsasagawa ng paunang pagsisiyasat at sa aktual na pag-iitis kapag ang kasong ito ay isinampa sa korte, ang kalagdagang ebidensya ay tumuturo sa ibang tao sa likod ng dalawang kaso na ito, maaari tayong palaging magsampa ng kalagdagang reklamo, sabi ni Fajardo sa isang panayam sa GMA 7's unang balita noong Miyerkules. Sinabi ni Delima na improper and premature para sa DOJ na iwaksi ang posibilidad na maaaring kabilang si Duterte sa mga nagplano ng pagpatay sa broadcaster. Ganyan na ba talaga sila katakot sa butcher na yon? Pinaprotektahan nila siya mula sa pagsisiyasat ng ICC at ngayon ito, aniya na tumutukoy sa pagsisiyasat ng International Criminal Court sa mga krimen laban sa sangkatauhan sa mga pagpatay sa digmaang droga ni Pangulong Duterte. Isang serye ng mga tweet kasunod ng kanyang pahayag, hinimok ni Delima ang gobyerno na bigyan ng proteksyon ang nasuspinde na opisyal dahil ang kanyang buhay maaaring nasa panganib mula sa isang mas mataas at mas makapangyarihang kasabuat. Isecure mo siya, let him spill the beans, sabi niya. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang ebidensya sa ngayon ay nakaturo lamang kina Bantag at Zulueta bilang mastermind. Sinabi niya sa mga mamamayag ng Miyerkules na ang bagong impormasyon ay nagpapahiwatig na si Bantag ay very livid sa galit matapos kunan ng larawan ni mabasa ang bahay at mga sasakyan opisyal ng Bucor sa lalawigan ng Laguna noong Setyembre 9. Mga isang linggo bago mapisa ang balak na patayin ang broadcaster. Noong araw mismo nang malaman ni General Bantag na nasa Laguna si Percy Lapid, nagalit siya. Nawala siya at hindi na bumalik sa Bilibid, sabi niya. Sinabi ni Remulla na hindi bumalik si Bantag sa NBP para dumalo sa graduation ng mga preso na naka-enroll sa Joint Education Program sa pagitan ng University of Perpetual Help at ng National Penitentiary. Sinabi niya na ang insidente ay isang makabuluhang lead sa kaso. Ang kanyang desisyon na hindi bumalik doon ay isang senyalis din na siya ay galit na galit. Siya ay napakalabis na galit tungkol dito, dagdag ni Remulla. Noong Setyembre 15, iniulat ni mabasa ang tungkol sa isang Cinderella man, isang hindi kilalang opisyal ng Departamento ng Justisya na nagkamal ng yaman sa pwesto. Tapos, noong September 17, nagsimula ang balak na patayin si mabasa. Nagbunga ang lahat. You would see that really there's a string that ties everything together, sabi ni Remulla. Inulit ng DOJ Chief ang kanyang panawagan kina Bantag at Zulueta na makipagtulungan sa paunang imbisigasyon ng ahensya. Sana sagutin na lang nila by filing a counter affidavit and refrain from answering through media. Iyan ang proseso. Dapat nilang igalang ang batas, aniya. Face it like a man. If you are not a man, if you cannot face it, then what are you? Itinanggi ni Bantag ang anumang pagkakasangkot sa pagpatay kay mabasa. Sinabi niya sa isang panayam sa Facebook kamakailan sa isang dating report ng ABS-CBN na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa makulog. I will be chopped into pieces once I'm imprisoned. Will I allow myself to be behind bars? Just kill me. If I'm their target, the government and I can just kill each other, sabi ni Bantag. Ang tabi lang po tayo mga kababayan sa isyong ito at patuloy nating ihihatid sa inyo ang mga development. Pakishare and subscribe po ang ating page para makaabot sa maraming mga Pilipino. At sorry ang tanong natin, dapat bang harapin ni Bucor Director General Bantag ang paratang sa kanya at sumuko sa batas o magtago na lamang siya? Paano niya malilinis ang pangalan niya? Gumagana na ba ang mga galamay ng mga dilawan sa kasong ito para tuluyang maidawit si Pangulong Duterte at makapaghiganti na si Leila Delima? Papayag ba si PBBM na ang ama ng kanyang katandem na si Inday Sara ay madawit sa kaso? Ito na kaya ang simula ng maagang pamumulitika para sa 2028? Gaano katapang at kalakas si Pangulong Bongbong Marcos para harapin ang isyong ito? Sa uli, ang nais natin ay katarungan para kay Percy Mabasa. Siya ang totoong biktima dito. Pero ang mga salarin ay sino at ano ang pakay? Abangan ang malapilikulang kasong ito.